Nakhon Ratchasima, nilampaso ng diamondfood sa straight set na 25 over 17, 25 over 19, at 25 over 15 sa 2021 to 2022 Volleyball Thailand League noong February 9 sa Nemibuter Stadium sa Bangkok. Ang dalawang Pinay imports na sina Maylin Paat at dindinsantiagomanabat ay parehong di halos nagamit sa laban na tumagal lamang ng 1 hour and 23 minutes. Pero bago pa man ang lahat, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe and pakispike na rin sa bell button para sa mga volleyball gana. Sa first set, naging dominante sa laro ang diamondfood na ikinahina ng kumpiyansa ng koponan ni Paat. Sa score na 19 over 15, di na magawa ng solusyon nila Paat ang mga down the line at overreceive sa net. Mas naging aggressive at palaban ang galaw ng diamondfood at nahihirapan ang Nakhon Ratchasima sa floor defense at coverage. Pati ang mga set ni Sirima ay nababasa nila. Floor defense ang naging problema ng team Nakhon Ratchasima, kaya nahihirapan si Sirima na makagawa ng mabibilis na play. Kaya madaling nakuha ng diamondfood ang first set sa score na 25 over 17. Sa second set, di makaaura ang Nakhon Ratchasima sa mga malalakas na palo at hampasan ng bola ng diamondfood. Pero sa puntong ito, si Manabat ay unti-unti nang bumabawi sa laro. Pero di pa rin nila mapigilan ang hagupit ni Kaukalaya at mga set ni Note Sara na di mabasa at nakakapanlin lang. Matangkad rin ang diamondfood sa score na 7 over 3 sa kagustuhan nilang ibaling ang bola sa mga blockers. Ngunit di pa rin nila makuha ang tempo kaya palaging outside ang tira nila. Sa score na 9 over 6, basang-basa nila ang galawan ni Paat. Palagi itong nabablock pero si Manabat this time umaariba. Floor defense lang talaga sila nagkakatalo. Sa puntong ito, dapat nang mag-iba ng plano si Sirima kung kanino niya isiset ang bola. Kaya si Cheetah Porn ang solusyon and din nakuha na ang koneksyon. Nakakuha siya ng 3 consecutive points at muntikan pang ma-facial si Kaukalaya. Kaya humahabol sila sa puntos pero sa score na 20 over 18 at this point, nababasa pa rin ang bola ng Nakhon Ratchasima. Di rin nila mapigilan si Kaukalaya at sa si Paporn. Nawawalan na ng kumpiyansa ang koponan ni Paat at di na rin masyado pinapapasok si Paat at Manabat. At dahil sa kawalan ng komunikasyon, ay nadali ng diamondfood ang second set. Sa third set, iniba na ng laro ng Nakhon Ratchasima. Ginamit na ni Sirima ang quick attack ni Karina at Patcharaporn, nag-iba rin ng istilo. Napakahalaga ng mabilis na play sa volleyball, lalo na kung mas matangkad ang kalaban. Matatangkad ang open hitter ng diamondfood, kaya kailangan nilang solusyonan ito. Sa score na 2 over 4, Manabat backcross attack at Karina's quick attack ang nagpalamang sa koponan. Pero sa si Paporn, di rin nagpapahuli. Sa puntong ito, palaging nabablock ang Nakhon Ratchasima. Pinilit talaga nila din na humabol sa score. Hindi talaga nila masolusyonan ang mga set ni Nutsara. Lalo na ang import nilang si Tommy, umaariba rin sa laro. Matagal-tagal din inilabas si Paat sa third set, pero Kaukalaya, di nagpapapigil sa laro. Di rin masyadong mabibigat at kargado ang mga palo ng Nakhon Ratchasima. Kaya sa third set, diamondfood got the 3 straight win. Maylin got 2 points only and dindinsantiagomanabat got 7 points. Patcharaporn got 19 points. Pero ang dalawang team ay parehong nagpapaulan ng mga errors. Magagaling talaga ang open hitter ng kalaban. Kaya kahit out of system, nakakascore pa rin.
kaya hindi nakakapagtaka na nanalo sila ng 3 sets. Nahihirapan talaga si Mylene sa mga blockers. Bantay sarado ito. Nakhon Ratchasima still in 4th place, 5-5 win-loss, but just a game behind Concain Star for 3rd seed. Samantala, Diamondfood ay nag-improve to 9-1 still trailing the undefeated and lone tormentor Supreme Chunburi for the top spot. Ang susunod naman na laro ng Nakhon Ratchasima ay sa Sabado against Proflex at 6 p.m. So, that's it! Bawi na lang tayo sa next game. Thanks for supporting this channel and thanks for watching.